mga kabayan. Welcome back sa aking vlog sa Montreal, Canada. Time check natin ngayon ay 5:33. Siyempre, char natin negative 7. Feels like 13. So, yung lamig niya is total is negative 13. Kasi yung hangin niya feels like yung hangin yun yung magpapalamig. Kahapon napakaraming na snow na naman kahapon. So makita natin ang dami na naman. Ayan na naman. So yun isa yung dinadaanan natin. Ito yung school ng anak ko. So malapit lang sa bahay. Nandun lang siya. Mga 50 step away lang. Ayan. Doon tayo namili kahapon sa market dyan sa unahan. So malapit lang. Magsisimula at dito. Siguro makita sa camera. Ayan yung park. Ayan. So malapit lang talaga dito yung mga sa amin. Accessible. Lahat. Asian food, Filipino food. Alas lahat nandito na. Kaya pag na-miss mo yung sardinas, bumili ka lang dito sa Asian store. Bili ka na. Ito siya mga kabayan yung ano na yung snow. Ano na siya na snow? Yun, yung putik. Kaya magiging asin na. Magiging lagyan ng asin to para malusaw. Nakita natin yung sasakyan ng polis. Hanggat maaari ni tayo. Hindi tayo pwedeng tumingin doon. Ganun dito. Para iwas sinala, di ba? Kaya pag nakita ka ng police car o sumasakay, nakasasakyan ka, nasa tabi ka, hayaan mo lang sila. Ayan, sa unahan, McDonald's. Kumalapit lahat dito. Ayun, ginigrader ito ng maliit. Yung daanin natin. Yung punong-puno. Ayan. Sige mga kabayan, mamaya ulit try tayo sa bus. Papaba lang natin mga kabayan. Bago yung bus na sinasakyan ko. Hindi, kaya hindi ito hindi nagsasalita yung operator tuwing bababa ng ano, ng street. Kasi naka-recorded yun eh. Yan mga kabayan. Marami pa rin snow tayo ngayon. Yan, nakakarang pa dito. Yan, maraming sasakyan ngayon. Pag-alig mo na tayo mga kabayan. Pag-alig mo na tayo. Hindi pa sila naglalagay ng asin. Kunti pa lang nakalagay ng asin. Dito madulas pa rin dito. Tumutunog yung ano niya. Hindi niya nilinisan, oh.
yung kotse niya, hindi niya tinanggal yung sa bubong niya. Delikado din yan eh, kasi pag maraming snow sa taas ng bubong ng kotse, pag nag-brake yan, pag nag-preno yan, pupunta yung galing sa bubong, pupunta yung snow sa ano, sa salamin sa harap, babagsak sa yung snow sa harap. Kaya kailangan linisan talaga yun, kasi hindi niya makikita pag biglang bumagsak yung snow sa harap niya. Ayan, papunta tayo ngayon sa trabaho natin. Daming snow. Buti na lang binuldos dito. Ayan, ginagamitan niya ng maliit na bulldozer. Kasi pag hindi nilinisan to, patsinin ninyo kung gaano kataas na mula dito. Tingnan niyo dito, di hanggang 20 na yung lalim niya kung hindi nilinisan. Tapos itong daanan dito pagkatapos ng bulldozer, after ng ano yan, after ng paglagay ng bulldozer ng ano, 2 days, 3 days, lagyan ng ano yan, asin. Namuti-muti na naman ang kalsada natin. Ayan. Yan yung nilinisan dito. Madulas to pag ano, pag pinabayaan, pag na tuyo siya mga 2 araw na madudulas na dito. Alam na pag umulan. Lapit na tayo sa trabaho natin. -7 feels like 13. Yan yung temperature natin ngayon. So all in all, -13. Ayun o, nag-boldos dun o sa dulo. Ayun o, yan 4x4 ginagawang bulldozer. Mukhang may sasakyan sa likod natin. Tatabi tayo. Possible na customer yan o trahabador ng kumpanya. Ayan yung bulldozer, oh. 4x4, lakas nyan, oh. Ginagawang bulldozer yung 4x4. Kaya dito normal lang dito yung mga bagong sasakyan. Maraming mga yung mga 4x4 ginagawang kargahan ng mga ano, mga gamit o mga gamit. Yun, oh. Parang tubig lang, di ba, sa dagat. Ayan, oh. Parang polbo. Ayan siya, oh. Parang flower. Yan, lamig. Malamig pag ganito, oh. Ayan, oh. Punasan natin yung kamay natin. Sige, bye bye. Ganito ang itsura. Yan, oh. Powder siya. Pag mga ano, pag maliliit lang na butil ng snow. Nakadepende kasi sa type ng snow, eh, na bumabagsak. Ito maliliit yan. Yan, maliliit yung bagsak niya, kaya parang powder siya. Oh. Pag malalaki, yan, iba na yung itsura niyan ng snow.
Ayun pa rin yung gabundok na ano, snow. Ilang buwan pa. Kalahati pa lang tayo ng January. So meron ba tayong mga tatlong buwan. Pagdating ng May, medyo mababa-baba na yan. Ito mga kabayan, kakalabas lang natin sa trabaho. Oras natin ngayon ay 2:50. Temperature natin negative 6. Feels like 11. So malamig yung hangin niya. Bundok ng snow. So malinis ngayon, pero hindi pa nakapaglagay ng asin. Eh, tingnan niyo yung puno ng ano, pine tree. Ang ganda. May mga snow. May mga snow sa ano niya, sa mga dahon niya. Kasi kahapon nagkaroon ng snow. Ngayon nagpa-florist siya. Nagpa-florist. So konti, may lumalabas na snow na konti. Yeah, may ulap dito sa gitna. Oh. May walang ulap pala dito sa gitna. Oh. Na maluwag. Magsabihin, medyo okay yung temperature. Yung weather, pero papalabas yung ulap. Pag na ganyan yung ulap, you know, yan, snow yan eh. Yan siya. Yan, ganyan yung kulay ng ulap na mag-snow. Hindi siya, iba yung kulay ng ulan. Malamig. Malamig mga kabayan. Malamig sa kamay. So baka sunod na harap, pwede na natin gamitin yung Action Pro. Kasi makakuha na tayo ng mataas na memory card. Mahirap pag humahawak ng ganito. Hindi tulad ng Action Pro na nabili ko. Isasabit mo lang sa liig mo. Pwede ka nang magsalita na magsalita lang. Yan o. Yan yung itsura niya o. Tingnan nyo yung sa kasada. Yan, maputik. Akala ko noon, hindi pa ako nakarating dito. Akala ko walang putik. Yan pala meron. Yan pala yung putik ng snow. Yan pala yung nandito. Pag nalulusaw yung snow, nagiging putik siya. Lalo na pag nadadaanan siya ng mga sasakyan. Nagiging putik. Bilis ng araw. Lunis na naman. Yun, tapos na naman yung araw ng Lunis sa trabaho. Bukas Martes na naman. Kaya pag nagtatrabaho ka dito, pakiramdam mo kulang yung oras mo. Pag samantala sa Pilipinas ka, haba ng oras mo. Mas relax kasi yung buhay sa Pilipinas.
kaysa sa dito. Pero pag sa Pilipinas ka, wala ka namang hanap buhay, wala ka negosyo, stress din. Kasi saan ka kukuha ng pagsuporta mo sa pamilya mo? Ganun din sa sarili mo. Pag wala kang negosyo. Kaya dito masipag ka. Basta masipag ka lang dito, marami kang mapasukan ng trabaho. Yung mga tao dito namimili na lang ng trabaho. So, meron namang hindi. Pero yun nga, sabi nila, pag malaki yung sahod mo, marami naman ang ginagawa mo, mabigat naman yung trabaho. Actually, sa percentage, totoo yan. Yun nga talaga nangyayari. Gaano? Na mabigat ang trabaho pag malaki yung sahod mo. Hindi ka na makapagpahinga. O, sige mga kabayan, hanggang dito lang muli tayo. Sunod ulit na vlog ko. Ingat kayo.